Good days, boys and girls all over the world. Welcome mga Karats Boy Gaming sa ating NFT Games Review for today. Disclaimer lang guys, always do your own research and invest at your own risk. Please be responsible of your own money and investment. This video is for informational purpose only. At kung bago ka sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and click na notification button para lagi ka updated sa mga new NFT games na ilalabas ko. Welcome guys sa ating Plants vs. Undead new update. Welcome back mga boy! So arats na at ating i-review ang new update dito sa Plants vs. Undead. Ngayon guys, i-discuss natin yung karugtong ng videos natin from the previous video. Ito na nga yung Road to PBU 3.0 Gathering number 4, ang kanilang fishing. So ito na nga guys, kakalabas lang ang kanilang new update para dito sa Road to PBU 3.0 Gathering number 4, ang fishing. So ito yung guys, yung update. Ayan, simula dyan hanggang dito. Ayan. Pero bago natin yung discussion guys, at sabay-sabay natin first time basahin yung update nila, is pabasa muna natin syempre sa ating assistant na si Bella. Bella, paki-read ng articles. PBU 3.0 Gathering number 4 Fishing. Welcome back to our 5th weekly update for Farm 3.0. We seem to have gone through all parts of this first series, Gathering. This time we will dive into the last part of Gathering, the fishing minigame. Hope you guys absorb them before moving to the next main gameplay pillars of Farm 3.0. Accessible from the Gathering map, this icon indicates it is the fishing minigame. The fishing minigame is the last minigame that we want to disclose to everyone in the series of Gathering mode. It's also the minigame with various levels of difficulty, about the interesting. No less than the previous minigames. Before coming into a piece of blow-by-blow information, we will explain why this minigame is considered various levels of difficulty. As a simple explanation, you can decide its difficulty in a certain aspect and sometimes the opportunity comes unintentionally, no matter how the opportunity comes or not. After a while of practice and playing this game, the difficulty will decrease bit by bit. Here's how the gameplay works. As you can see from the picture above, you will play as a crow fisherman. And as a matter of fact, you can't go fishing without a fishing rod, sounds reasonable. Indeed, before catching fish, you need to spend an amount of stamina casting a rod. Here is the list of rewards you can gather from the fishing minigame. 3 types of fishes with different rarities and values, common fish, uncommon fish, rare fish, key, to proceed to the next level, sunken treasure, mysterious gacha boxes, rock treasure, sea treasure, wood treasure. Our feeling is entirely similar to you, eagerly waiting for Farm 3.0 kickoff. We won't and never stop our road to Farm 3.0 in particular and the road to better future of Plant vs. Undead in general. Your support and appearance are the indispensable motivation for us right now, even just one person. Thanks for spending your precious time here and reading this far. Thank you for reading the articles for me, Bella. Maraming salamat. Buti na lang, laging andyan ka. Di ba? Mas naiintindihan nila at mababasa mo na maigi ang ating articles. So, yun na nga guys. Andito na tayo sa fishing. Isa sa mga gathering na minigames dito. So, sabi nga guys dito, yung fishing minigames ay isa sa pinakamahirap na minigames. Bakit siya mahirap? Sabi ito, yan. Yung difficulty ng levels niya is mahirap talaga kasi tawag dito, siguro dahil dito sa bar na to, hindi pa natin alam kung paano. Once na yung bar ba tumapat dito sa gitna is makakakuha ka ng isda. Diba? So, ayan. May energy din siya. Ito. So, skip. Mababawasan ka ng 200. Susi. Ayun, susi pala guys. Ito yung key para mag-proceed ka sa next level. So, ibig sabihin, the
higher the level is mas mahirap manghuli ng isda. Ito yan, no? Level 1. So, once nag-level ka, mas pabilis siguro ng pabilis tong bar na to. Sa ganun, mahirap talaga makahuli ng isda. Or maaaring paliit ng paliit tong green na to. Then, tatapat yung bar na tumataas-taas. Then, mahirap ang ka makakuha ng isda. So, once na nag-miss ka, bawas energy. So, isa siguro yun sa mga reason kung bakit nga siya yung pinakamahirap na minigames dito sa Blunts vs. Undead. Okay? So, hindi pa tayo sigurado, guys. Base lang yun dito sa nabasa natin at nakita natin. Okay? At sabi dito, guys, once na naglaro tayo ng minigames na fishing is yung magiging itsura natin once na nag-fishing tayo is ito, yung crow fisherman. Ang cute, eh, no? Ang cute ng character, isang crow. Siyempre, guys, kung magpipishing ka, siyempre, kailangan mo ng fishing rod. So, sabi dito, guys, kung gusto mo magka-fishing rod, eh, siyempre, mag-i-spend ka na pera pambili ng rod or you need to spend amount of stamina to casting a rod. So, stamina yata or pera. Hindi natin sure. Pero sabi dito is amount of stamina. So, di okay kung stamina lang. Diba? Then, here's the list of reward you can gather from the Fisher mini game. So, yung icon pala niya, guys. Payan. Itong isda na to. Pag nakita niyo yung icon niyan, doon sa may map, diba? Ibig sabihin yun, fishing minigame yun. Then sa fishing minigames, guys, meron tatlo rin type. Kagaya nung forgering natin, yung ano natin, yung mining. Pare-parehas lang sila, guys, na may mga 3 types. Okay? Dito naman, guys, is fishes naman. 3 types of fishes. Ang kulay green, same din nung sa previous natin, is common fish, lagi green. Uncommon is blue. And siyempre, rare ang kulay pula. So, ito naman, guys, yung susi na once na may ganito ka, is ibig sabihin na makakaproceed ka na sa next level. Kung makikita nyo dito, level 1 ka. So, once natapos mo yung level 1, magkakaroon ka ng susi or key para maproceed sa next level. At siyempre, kagaya ng iba, guys, ay may mga treasure din. Okay? Na kailangan natin buksan kasi may possibility na maganda makukuha natin dito sa mga treasure na ito. So, dito, guys, makukuha natin is yung sea treasure. Yung sa, ano naman, guys, ang nakukuha is wood treasure. Sa, tawag dito, forgering. Sa mining naman, ang nakukuha is rock treasure. So, may mga kanya-kanyang treasure kada minigames, guys. Siyempre, mas gusto ko to. Yung mga treasure, malamang sa malamang, maganda makukuha dyan. Okay? Maganda yan. Pero sana naman, guys, di tayo pahirapan ng admin at moderator. Sana naman, bumalik na ang dating PBU. PBU to the moon! To the moon! To the moon! So, ayun na nga yung mangyayari, guys, sa Road to Farm 3.0 nila. So, sana bago matapos itong taon, itong December, sana may labas na nila itong PBU 3.0 natin para makita natin kung talaga bang effective ang kanilang PBU 3.0. Sana naman effective, guys. Kasi once na hindi naging effective to at naging falling down na naman ang atin token, hindi natin alam, mag-iisip na naman sila ng panibagong update para lang tumaas at mag-to the moon ang PBU. Sana naman maging effective na to. Upan na sa ganun, guys. Kikita na naman tayo, okay? So, that's it, guys, ang ating new update dito sa Road to PBU 3.0, the gathering number 4, ang kanilang fishing. Kung gusto nyo magpa-shoutout, guys, shoutout, i-comment nyo lamang yan sa comment section sa baba, okay? At ayun na nga mga ka-Rats Boy Gaming, maraming salamat sa panonood nitong video ito. Kung naging interesado ba ang naging topic or discussion natin for today, comment nyo lang yan down below. At kung bago kayo sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe and click the notification button para lagi kang updated sa mga new NFT video na ilalabas ko. That's it, boys and girls all over the world. See you sa ating next video. This is your Rats Boy Gaming.